good morning. Kagabi, nag-ayos ako ng mga mayana ko. Nag-propagate ako. Or, tinanggal ko yung mga matatanda na para ma-divide sila. Saka para maganda na ulit sila. Kesa bumili ako ng mga bagong seedlings. So, here's my mayana here in sa gilid ng bahay namin para hindi masyadong maaraw while nag-i-establish pa sila. So, ito sila. Ayan. Medyo madami-dami sila. Ayan. And I hope na maging successful yung propagation ko. At ibalik ko na sila doon sa aking vertical garden. So, yung iba sa kanila hindi masyadong maganda yung leaves, pero I hope with proper care in the few weeks to come. Yeah, in weeks to come. Maging maayos naman. Actually, itong mga mayanan to, galing sila dito. Look at that, there's spaces there. So, kinuha ko sila dyan kasi, ayun o, tingnan mo yung maliit, may malaki doon sa gilid on the left side. Yun, hindi na kasi sila maganda. So, inayos ko na lang sila. Okay, so, this is my vertical garden. Yung malapit sa pinto ni Liam. Sa room ni Liam. And then, I put flowers there para in the morning maganda. May view si Liam. So, itong mga photos niya nandyan. Ilagay ko lang muna sila dyan kasi pinapahal ko galing para talaga sila dun sa loob. Okay. And then, there's more here. I have this. Ayan yung mayana na napropagate ko din. Tatago mo na sila sa living. Ayan, I have this adalpa here na super ganda ng pink flowers. So, this is basically what my front yard looks like. I have hanging plants here, there, that will greet you, of course. And then my second vertical garden is there. My second vertical garden is on the side of my car, or it's in the parking space naman nakalagay on the other side of the wall. Ayan, so mostly frames, nandito mga common plants na namumulaklak. There's bromeliads, lourdes, bromeliads, and then lourdes. And this one, I think we call it pink lipstick, but I don't know if it's really the name. There's the ferns. And
Ito din. Ito, pinalitan ko din yung mga mayana na matatanda na. So, ayan, kaya parang pangit pa sila. Kasi nag-a-adjust pa sila to grow beautifully. And then, this one, ito propagation area ko talaga to, or parang nursery. Kasi dito ko nilalagay yung mga indoor plants ko kasi hindi sila masyadong naarawan. Na kapag mahaba na sila, ilalagay ko na sila dun sa loob ng bahay. Okay, so that's my second vertical garden. My third vertical garden can be found here at the back of our house. So, ito yung third vertical garden ko. This is mostly calatheas. Ayan, calatheas sila. This is growing healthy here kasi wala masyadong araw. May araw at the top pero hindi siya masyadong nasisinagan, or it's shaded kaya maganda sa para sa kanila, and then malamig at humid. Yun, humid kasi yung gusto nila. Hangin. So, sometimes here na sa baba is galing sila sa loob na pinapaarawan namin. Every week kasi nagpapa nilalabas namin yung mga halaman namin indoors sa loob ng bahay. Nilalabas namin sila and then ipapasok namin. Ilalabas namin sila para maarawan sila for 2 days. Ayan. So, hindi naman maarawan or mailabas man lang para magkaroon sila ng makasabot ng better sunshine or mas brighter light. Mas tama also here on the stairs. Ayan. And of course, there are potes hanging above me. Ayan. Sobrang haba na, and I might propagate them also soon. So, excuse the color because this is like a front, garage. Garage area. Alright, so I will tour you soon, or I'll give you update dun sa mangyayari dito sa mayana ko if mabalik ko na sila sa kanilang vertical garden.